In recent chapter nga, napag-alaman nating lahat na mukhang maglalaban na itong sila Trafalgar Law at Blackbeard. Pero ang malaking tanong dito, kakayanin ba nitong si Trafalgar Law itong tuso na si Blackbeard? Ano bang plano niya para matalo itong si Blackbeard? May dadating ba para tulungan siya? Bali sa video nga na to, sasagutin natin ang mga katanungan na yan. May hinanda nga ako na tatlong senaryo na pwedeng mangyari sa kahihinatnan ng laban na to. Kaya naman kung handa na nga kayo, game, umpisahan na natin itong topic natin. So itong senaryo nga na to, obviously yung biglang pagdating ni Edward Reveal sa gitna ng paglalaban nila Trafalgar Law at Blackbeard. Para sa akin nga, hindi ito malayong mangyari. Since sa mga past chapters nga, nakakuha tayo ng update kay Oda ng patungkol sa mga former warlords. At ang nag-iisang former warlord na nga lang na hindi pa nare-reveal kung ano nang nangyari sa kanya, itong si Weevil. Kung matatandaan nyo, in chapter 802, hinaip nga ni Admiral Kizaru itong karakter ni Weevil. At sa pamamagitan nga yan ng statement na itong si Weevil nga daw, kasing lakas ng batang Whitebeard. So dito pa lang sa statement na to, masasabi nating hindi pipitsuging karakter itong si Weevil. Kumbaga malakas talaga siya. At base nga sa goal na itong si Weevil ngayon, hinahunting nga niya ang lahat ng may koneksyon sa Whitebeard Pirates. Pero ang karakter nga na pinakagigil itong si Weevil, kay Blackbeard. Dahil nga sa sinasabi niya na tatay nga daw niya itong si Whitebeard, at alam naman nating itong si Blackbeard nga ang tumapos sa buhay ni Whitebeard, gigil na gigil nga itong si Weevil na mapatay itong si Blackbeard. Kaya naman kung may great timing nga kung kailan i-reveal itong lakas ni Weevil, it makes sense nga na sa laban na nila Trafalgar Law at Blackbeard. Nang sa ganun nga naman, kapag naging three-way na itong labang Law, Blackbeard at Weevil, kahit papano nga na may palagpa itong si Trafalgar Law. Dahil for sure na ang pupunteryahin na itong si Weevil, itong si Blackbeard. Since galit nga siya dito. Bali itong senaryo nga na to, iikot sa grupong Sword. Ang currently nga na pinakasikat na miyembro na kilala natin sa Sword, itong sila Kobe at X-Drake. Since nagkaroon nga sila ng koneksyon during Wano Arc. At in chapter 1061 nga, binigyan tayo ng hint ni Oda sa kung ano na nga bang kalagayan netong si X-Drake. Which is wala ngang nakakaalam kung nasaan siya na ultimo itong mga kapwa niya miyembro ng Sword, hindi siya makontak. Ang huling scene nga kung saan natin nakita itong si X-Drake, nung time na parehas silang malubhang sugatan netong si Hawkins. At pagtapos nga ng scene na to, tumalon na kaagad yung scene 7 days after simula nung matalo si Kaido. Sa tingin ko nga na ang magiging vital point sa senaryo na to, itong pitong araw na in-off screen ni Oda. Dahil possible nga na nung time na naghihingalo na itong sila X-Drake at Hawkins, pumunta itong si Trafalgar Law para sa kanila. Tinulungan nga ni Trafalgar Law itong dalawa na to para sa plano niya. Teka, ano nga ba possibly itong plano na to? Sa tingin ko nga, ito yung mapabagsak ang pinakahadlang sa Straw Hat Pirates para mapuntahan ang Laughtail. At ito nga si Blackbeard. Dahil kilala naman natin itong si Trafalgar Law, 'di ba? 3 steps ahead nga siya laging mag-isip. Kaya naman itong napili nga niyang pinakamalapit na isla, which is nandito nga itong si Blackbeard para mag-abang, malamang na ito talaga ang intensyong puntahan nitong si Trafalgar Law para makaharap itong si Blackbeard bilang pagtatanaw ng utang na loob sa Straw Hat Pirates. Same as X-Drake, na bilang pagtatanaw ng utang na loob para gawin siyang kaalyansa, papayag siya sa plano nitong si Law. Nang sa ganun nga naman, bukod nga sa nakatulong na siya sa Straw Hat Pirates, madidikit na naman siya sa isang emperor. Emperor na pwede niyang kunan ng impormasyon para sa sekretong grupo niya na Sword. Pwede rin nating sabihin na kaya nalaman ni Law ang lokasyon nitong si Blackbeard dahil sa impormasyon nitong si X-Drake. Dahil kung maaalala nyo, nakidnap nga ni Blackbeard itong si Kobe. At may koneksyon nga itong si Kobe kay X-Drake. Anyway, itong si Hawkins naman, bilang pagtatanaw nga ng utang na loob na gamutin siya nitong si Trafalgar
Garlo, sasali siya sa alyansa na to para patumbahin itong si Blackbeard. Sa tingin ko nga, hindi malabong mangyari to. Dahil ang nag-iisang koneksyon nga ng tatlong to, pare-pareha silang mga taga North Blue. Kumbaga North Blue Alliance yung bubuuhin nila. Bali itong senaryo nga na to ang mag-i-explain kung bakit sobrang confident na itong si Law sa pagharap niya kay Blackbeard. Confident siya dahil sa ang akala nga ni Blackbeard, na-corner na siya neto. Which is ang totoo, itong si Blackbeard nga ang na-corner niya. Malay pa natin, itong plano nila X-Drake at Trafalgar Law na pabagsakin itong si Blackbeard, nagtawag na pala itong si X-Drake ng isang malakas na miyembro ng SWORD. Dadating kaya si Garp o si Sengoku para sa ulo na itong si Blackbeard? Bali itong senaryo naman na to, walang dadating o walang plano si Law. Kumbaga literal na one-on-one itong sila Blackbeard at Trafalgar Law. Pero dahil nga sa alam naman natin kung gaano katuso itong si Blackbeard, malamang na siya ang mananalo sa laban nila. Pero ang may iwang tanong nga dito, pag-iintiresan kaya niya itong Devil Fruit ni Law na OP-OP Nomi? Dahil kung sa Devil Fruit pangalan ni Boa Hancock, sobrang gigil nang makuha ni Blackbeard itong Devil Fruit na to, paano pa itong sinasabing Ultimate Devil Fruit na OP-OP Nomi? Magtatagumpay kaya siyang mapatay itong si Trafalgar Law at ma-acquire ang Eternal Youth? Anyway, ang final thoughts ko nga sa magiging laban nitong sila Trafalgar Law at Blackbeard, para sa akin nga na ito yung gagawing way ni Oda para i-explain sa atin kung ano nga bang kakaiba sa katawan ni Blackbeard. Gaya ng sinabi ni Marco during Marineford War. Dahil alam naman natin na capable yung OP-OP Nomi sa kahit na anong type ng surgery. Sa tingin ko, dito na nga ibibigay ni Oda ang impormasyon kung paano nga bang nakakain ng dalawang Devil Fruit itong si Blackbeard. At yung possible na further information patungkol sa Yami Yami Nomi. Since masyado ngang kakaiba yung kakayanan nito. Plus medyo timing nga rin kung iisipin na itong current arc, which is yung Egghead Island arc, na ang main character itong si Dr. Vegapunk na siyang may alam ng patungkol sa mga Devil Fruits, saktong ipinapakita rin ni Oda sa arc na to itong si Blackbeard na meron ding kakaibang koneksyon sa mga Devil Fruits. May connection kaya ang dalawang karakter na to? Anyway, malay natin. Sa magiging laban pala nila Trafalgar Law at Blackbeard, kaya palang ma-extract ni Law itong dalawang Devil Fruit ni Blackbeard, diba? Sa tingin ko nga, hindi yan malayong mangyari. Dahil kilala naman natin itong si Trafalgar Law. Yes, kung pagbabasihan nga ang hantuhan combat at talagang pukpukan na labanan, masasabi nating medyo mahina itong si Trafalgar Law. Pero kung pagbabasihan naman natin ang strategy at yung pagiging 3 steps ahead sa kalaban, obviously nalamang itong si Law sa kahit na sino pang kalaban. Kumbaga bawat galaw niya sa kalaban niya, masasabi nating may purpose. Anyway, kayo ba? Ano bang tingin niyong mangyayari sa magiging laban nitong sila Trafalgar Law at Blackbeard? May dadating ba para tulungan itong si Law? Mananalo ba siya kay Blackbeard? O matatalo siya? Kung may idea nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace! Yeah!